Maayong buntag, maayong dog, maayong panihapon. Yay! So once again, I'm back for reaction. So ayan. So for today's reaction, I will do a reaction for Anaya Mujib. Oh, diba? So ati, this is reaction for ati muna ati Anaya, the sister of Francis Candia. So ayan. So this reaction, I will do this reaction for that video kung saan nag-react siya doon sa sitwasyon ni Francis, kung anong nangyari doon sa kanya sa Pakistan. So anyway, doon sa reaction niya, ang marami akong nagustuhan doon sa sinabi niya na talagang minsan talaga sa lahat ng sitwasyon, even though mahirap yung sitwasyon or hindi or kahit ano pa, minsan kailangan mo lang talagang tumahimik. Diba? Kailangan mo lang tumahimik kasi nga, you don't want na may mga taong masasaktan ka or maybe you can able to say any words na hindi mo naman, at the end of the day, parang pagsisihan mo lang din naman. So, nakita ko doon sa sinabi niya doon, no mismo ni Ate Anaya doon, na ayaw niyang magsalita. He doesn't want to say anything. Or I don't want to say anything about doon kay Francis, even doon kapatid niya. Kasi nga, it's good for him. Or alam mo yung masasabi niya na it's good for him or it will bad for him. Alam mo yung mga ganung eksena na instead to speak out. But what she tried to do is kinimkim na lang niya, no? At the same time, humihingi siya ng kaunting pabor sa lahat ng mga supporters na nakapanood ng video, na do not judge. Alam mo yon, we don't need to judge for someone, even though makikita natin doon na sa ibang parte na there is some videos na makikita natin na parang medyo may katanungan, pero at the end of the day we cannot judge. Sabi ko nga eh, maraming mga supporters or mga anong tawag dito, followers or sino pa man na nagko-comment na medyo harsh ang mga comment, but we understand, we do understand about your reaction kasi nga that's your emotion, dun yun yung na-feel mo, so we cannot stop you kung ano man yung masasabi mo. But one thing that I can advise here is before we say something towards others, we need to think, of course. We need to evaluate, of course. That is the number one. We need to evaluate. At the same time, what is our purpose? Alam mo yon. You need to evaluate what is the word that you're going to tell or what you're going to say about towards others. At the same time, you have to think, what is your purpose? Why you say this word? Or why you tell this word? Alam mo yun na maaring ikakasakit dun sa tao. So, dapat nating alamin yun kung ano ang purpose mo. Ang purpose mo ba ay makatulong sa kanya? Then, it's really good. Ang purpose mo ba ay makasakit sa kanya? Then, you have to think it. Kasi nga, minsan, alam mo yun, tao lang din ang mga iyon. Nasasaktan. Although sometimes people nakakagawa ng mali, but it's good also, alam mo yun, it's good also that sometimes we need them to realize that oops, you are now in you need to put a limit, alam mo yun, kasi nga sometimes because of overwhelming, alam mo yung mga overwhelming decision or overwhelming emotion, sometimes we decide or we can create a decision in our life na parang, ay, wait lang, hindi ko napag-isipan. At this,
pagdating sa huli, doon ka nagsisi, ba't ko kaya ginawa yun? Ayun. So, kaya nga minsan, out of our emotion, out of our joy, our happiness, our sadness, lahat ng kung anong nafe-feel mo, masaya ka, malungkot ka, hindi magandang pakiramdam mo or ano pa man, lahat ng yun dapat pala daw natin pag-iisipan. Kasi nga, any form of emotion na nag-decision tayo sa ating sarili, sa mga, or kung ano-ano pa mang decision sa buhay, kailangan daw pala talaga natin pag-isipang mabuti. Kasi nga, hindi ibig sabihin masaya ka, tama yung decision mo. Hindi ibig sabihin malungkot ka, tama yung decision mo. Hindi ibig sabihin, alam mo yun, sometimes kasi nag-de-depend yun sa emotion natin. Kung anong emotion natin, yun yung decision natin. So, ngayon, ma-realize natin, at the end of the day, bakit ko napag-desisyonan yun? Alam mo yun? So, yun lang yung ma-advise ko sometimes na we have to careful. We have to careful for the words that we're going to tell to anyone, to comment, or it's okay to, much better to give a good advice. At the same time, minsan kasi merong mga words na magpapagising sa diwa ng tao. Na on the first place, let's say, if you ako kasi minsan, no, what I am doing is, kung magko-comment ako, yes, in the first place, nandun yung pangangaral, nandun yung parang minsan, parang laitin mo yung tao. But in the after doon sa paano ba laitin yung mga tao, parang hindi ko man nagustuhan yung word. Alam mo yung, meron talagang point, alam mo yung point finger, alam, you are pointing on the subject, kung ano yung issue. At the same time, at the end of the story or the conversation, you have to give a good advice na maaari namang makuna ng pag-aaral dun sa tao na he can realize na oo nga no, totoo pala, tama pala, so dapat pala ganun. So minsan, kailangan din nating pag-isipan iyon. Although, sabi ko nga, it is our emotion na minsan, our emotion drive us into, sometimes into anger, sometimes into, alam mo yon na ma-out of control na tayo din. Wala na. Kumbaga, nasabi ko na, nasabi mo na. So ano pa, hindi mo na mababawi iyon. So once na receive na nung tao, kumbaga, yes, it's okay. I mean, mahirap din kasi, alam mo yon, bilang isang tao na minsan hindi naman nila ini-expect doon na ay hala, grabe naman si ano, nasabi niya ito. Even though hindi natin sila kilala, pero alam mo yon, parang masakit din sa side. Kasi nga, let us put the shoes, kumbaga tayo ang magsuot dun sa sapatos na iyon. Let us put ourselves into their shoes. Kumbaga, mahirap din. Oo, kumbaga, hindi rin ganun kadali. Oo, kasi nga, minsan mag, ano ba naman ito? Ano ba namang klaseng tao ito? Bakit ganito ang ano? Pero, hindi natin naisip-isip, na-comment na natin, or nasabi na natin, wala na, hindi mo na kayang bawiin. But, again, it's, depende rin sa tao, kasi hindi naman pari-parehos ang tao eh. Hindi naman pari-parehos ang ugali, hindi pari-pareho ang mood, hindi pari-pareho ang standard. Kaya, marami din sa atin na, kung ako ha, iniintindi ko na lang. So, yun na lang yung sa akin. Kumbaga, it's okay. I will take it in a positive side. Kumbaga, on this word na sinabi niya, I think may matutunan ako. Kumbaga, maraming mga paraanan na may matutunan ka, may mapag-aaralan ka. Kasi hindi naman lahat ng sitwasyon na minsan may nasabi yung ating kapatid na ganito masakit na salita, minsan na-offend tayo agad, and then we end into wala na, ayaw mo nang pag-usapan kasi nga you are offended. But one thing that we don't realize is meron palang
ano, meron palang pag-aaral doon, meron palang tinuturo sa ating puso doon na kailangan nating maintindihan na oo nga, no, kasi nga dapat pala talaga kailangan kong matutunan. Oo, so ayan. So doon ko nakita doon sa reaction ni Ate Anaya, no, na he asked Vibor na wag namang i-judge kasi nga hindi nga natin alam ang sitwasyon. Sabi nga din yun sa video niya, hindi ko kilala yung other guy, other party, but one thing that I can say here is since hindi ko rin naman siya kilala, I don't want to judge. Oh, ayan. So, napakaganda, no, napakagandang kuhan word na sinabi niya. At kapatid siya ha, but she doesn't say anything, but instead she understand the situation. Ayaw niya nalang pahabain pa yung sitwasyon or magsabi ng mga kung ano-anong salita na at the end of the day, pagsisihan din naman niya. So, ayan. Maraming salamat. Once again, nagpaalala ko muli, kung bago ka lang sa channel na ito, don't forget to subscribe my channel. And thank you once again for supporting my video, for watching my video. Salamat ng maraming sa inyo. Ayan, magkita-kita tag-usap sa kung sunod ng video.